Hello! Welcome muli sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Whitesnake, na ipinalabas sa taong 2019. Bago tayo magsimula ay maaaring mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Blanca, habang siya ay nagninilay-nilay isang pangitain ng kanyang nakita, siya ay nahuhulog sa kawalan at nakita niya ang isang anyong lalaki sa malayo. At ang mga talulot ng bulaklak ay naging itim na selyo at nabuo ito ng isang itim na mahika kung saan siya ay hinawakan sa katawan niya. Siya ay pinipigilan makalapit sa isang anyo ng lalaki. Hindi na mamalaya ni Blanca na ang katawan niya ay naglabas ng kapangyarihan, agad na iniwasan ito ng kanyang kapatid na babae na si Verta, kung saan siya pinahinahon ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang sila ay naliligo sa batis, sinabi ni Blanca sa kanyang kapatid na nagkaroon siya ng pangitain na ang pagiging immortal ay malapit na niyang makamit, ngunit hindi niya mabasag ang nakaharang dito. Sinabi ni Blanca na mayroon nawawala sa loob ng kanyang puso at may kulang ito. Ibinigay ni Verta ang hairpin kay Blanca na sa palagay niya ito ay makakatulong para sa kapatid niya. Nagliwanag ang hairpin kasabay ng paglabas ng kapangyarihan. 500 taon na ang nakalipas sa Tang Dynasty, naghari ang kaguluhan at ang mga demonyo ay nagmumulto sa mundo, at ang emperor ay naghahangad ng buhay na walang hanggan, at hindi natupad ng general ang masamang pagnanasang iyon. Sa barko ng general, si Blanca ay palihim na pumasok sa pugad nila, pinatay niya ang mga bantay na kawal sa mabilis na pagpaslang. Sinilip niya ang kinaroroonan ng general at nakikita niyang gumagawa ito ng itim na ritual gamit ang mga ahas. Siya ay may misyong patayin ito gamit ang isang hairpin na gawa sa jade. Ngunit, nalaman ng general na naroon si Blanca, agad na sumugod ang isang lalaking tauhan niya, at ang mga kawal ay tumungo sa kanila. Si Blanca ay nakipaglaban sa lalaki, gumamit ang lalaki ng mga kapangyarihan, naiwasan naman ito ni Blanca at ginamit naman niya ang hairpin niya. Hinigop ng hairpin ang kapangyarihan ng lalaki ngunit, hindi kinaya ng kanyang hairpin ang malakas ng kapangyarihan at nagsanhi ito sa pagkatalo niya. Nagising si Blanca sa isang bahay, nakita niya ang isang matandang babae na pumasok doon. Tinanong ni Blanca ang babae kung nasaan siya, sinabi ng babae na nasa Snake Catcher Village siya. Tinanong siya ng babae kung saan siya nakatira ngunit si Blanca ay nawala ng memorya, at hindi niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya, sinabi ng matandang babae na natagpuan siya ni Zuan. Nakilala ni Blanca ang isang lalaki na si Zuan at ang aso nitong si Dudo. Nilapitan ni Blanca ang mga nahuling ahas at narinig niya na humihingi ang mga ito ng tulong mula sa kanya. Habang sila ay naglalakad patungo sa lugar kung saan natagpuan si Blanca, ang aso na si Dudo ay aksidenteng nahulog sa mataas na bangin. Nagawa naman na iligtas ni Blanca si Dudo gamit ang kanyang kapangyarihan, si Zuan ay namangha dahil hindi niya inaasahang na mayroon si Blanca na kapangyarihan. Dito nga ay sinabi ni Zuan na ang lahat ng bagay na naruroon ay bumabagsak mula sa taas ng talon, at dito niya rin natagpuan si Blanca na walang malay. Nilapitan ni Blanca ang talon at may bigla siyang naalala dito, isang babae ang nagbigay sa kanya ng isang misyon na patayin ng general subalit sinabi niya na hindi pa siya handa. Ang alaala na kita niya ay hindi sapat upang maibalik ang lahat ng kanyang memorya. Sa hindi sinasadya nagpakawala si Blanca ng kapangyarihan kay Zuan. Ang payong ay nagkaroon ng kapangyarihang lumipad. Hinawakan niya sa kamay si Blanca at magkasama silang namasyal, at sabay nilang napagmamasdan ang kagandahan ng lugar. Habang sila ay namamasyal, isang ahas ang umatake kay Zuan na agad naman pinatalsik ni Blanca. Nawala ng balanse ang kanilang payong at buti na lang ay hindi tuluyang nahulog si Zuan sa bangin. Nang mahawakan ni Blanca ang hairpin, isang alaala ang bumalik, siya ay nawala ng malay at nahulog siya sa bangin. Natagpuan siya ni Zuan sa kakahuyan, at dalawang kawal ang nakita niya sa tabi ni Blanca, at narinig niya ang binanggit ng kawal na ang general at assassin. Gamit ang isang bato na napulot niya ang dalawang kawal ay napabagsak niya gamit ito. Kinagabihan, habang hawak ni Blanca ang hairpin at sinabi niya na sa palagay niya ito ay mayroong kapangyarihan, isang salita ang lumabas sa hairpin na ito ay ang mahalagang jade. Inaalala ni Zuan na sa tingin niya ay mayroon siyang nakita na parehas ng hairpin, at isang tindahan ang kanyang naalala at ito ay matatagpuan sa labas ng lungsod ng Yungjo, at sa palagay niya na isa ang hairpin ay galing doon. Dumating ang tauhan at kawal ng general sa kanilang village at hinahanap niya ang may-ari ng payong,
at hinahanap din niya ang isang babae na ang damit ay kulay puti. Sa kuweba ng mga ahas, isang ahas ang nagbigay alam sa kanilang master na nakita niya si Blanca kasama ang isang lalaki na si Juan, at sa palagay nila si Blanca ay nagtraidor sa kanila. Naglabas ng kapangyarihang anyong ahas ang master nila at pinagaling niya ang ahas gamit iyon. Lumapit si Verta at sinabi na ibabalik niya ang kanyang kapatid, at gamitin ito ang Scorching Death Skills upang malaman ng kanilang kasamahan na seryoso siya sa kanyang gagawin. Ginamit ng master nila ang kapangyarihan na nakamamatay sa katawan ni Verta, at sinabi na ibalik ang kanyang kapatid sa loob ng 3 araw. Habang hawak ni Juan ang asong si Dudo, ginamit ni Blanca ang kanyang kapangyarihan at nagawa niyang pagsalitain ito. Hindi nagtagal, isang nilalang ang humarang sa kanila sakay ng maliit na bangka. Ito pala ay napag-utusan ng master nila na patayin si Blanca. Sila ay inatake ng ahas na ito. Ang matanda ay tumalsik nang ito ay tamaan ng butot nito, gumamit ang malaking ahas ng kanyang kapangyarihan, at sa muling pag-atake nito, si Blanca ay madali siyang pinatay gamit ang kanyang anyong ahas. Kinagabihan, bumawa si Juan ng apoy dahil napapansin niya na si Blanca ay naglalabas ng yelo sa buong katawan niya. Dahil sa hindi maiwan ni Juan si Blanca, ito ay kanyang niyakap ng mahigpit upang mabawasan ang nararamdaman nito. Nagising si Blanca yakap-yakap ni Juan. Sinabi ni Dudo na siya ay nanginginig sa lamig kaya siya niyakap ni Juan at hindi siya iniwan nito. Dito nga ay nakarating na sila sa tindahan ng Precious Jade, nakilala nila ang isang babae na mayroong 2 mukha ng tao at demonyong lobo. Sinabi nito na ang hairpin na gawa sa jade ay sinisip-sip nito ang enerhiya ng iba, at makukuha ng may-ari ang enerhiya nito, at ang hairpin na ito ay walang katumbas. Tinanong ni Juan kung sino ang dating may-ari ng hairpin. Sinabi ng babae na alam niya, binigay sa kanila ang isang kaliskis ng ahas. Habang sila ay naglalakad, isang nilalang ang kanilang nakita sa harapan nila, at ito ay si Verta. Inatake ni Verta si Juan dahil sa ito ay isang snake catcher at agad naman siyang pinigilan ni Blanca, bumalik ang alaala niya at nakilala niya ito. Dito nga ay sinabi ni Verta sa kapatid niya na binigay sa kanya ang hairpin upang patayin ang general, subalit hindi siya nakabalik. Dito na nalaman ni Juan ang totoo, at agad naman siyang sinugod ni Verta. Isang paniki na gawa sa itim na mahika ang lumabas sa katawan ni Juan, at sinabi ni Verta na kasamahan siya ng general. Nagpaliwanag naman si Juan na wala siyang nalalaman. Si Blanca ay may tiwala pa rin kay Juan, na agad naman ikinagalit ni Verta. Inatake niya si Juan at gusto niya itong patayin, ngunit tinulungan naman siya ni Blanca para makaiwas sa pag-atake ni Verta. Nakita ni Juan ang isang pinto, sila ay pumasok dito at agad na nagsara ito. Nang sila ay makalabas, sinabi ni Blanca na sasama siya sa kanyang kapatid at siya ay nakipaghiwalay kay Juan dahil hindi sila maaring magsama, si Blanca ay isang demonyo at si Juan ay isang tao. Sinabi ni Juan na gagawa siya ng paraan upang sila ay magkasama, at hintayin siya sa kanyang pagbabalik. Si Juan ay nakipag-usap sa babaeng demonyo na may 2 mukha. Siya ay humingi ng tulong upang sila ay magsama ni Blanca ngunit, ang paraan na pwede niyang gawin, ay gawin siyang isang demonyo. Si Juan ay pumayag ngunit mayroon nitong kapalit, siya ay iginapos sa kadena at isang nilalang ang lumapit sa kanya. Ang tauhan ng general ay natuntun sina Blanca at Verta, inatake ng lalaki ang magkapatid at madali lang sila nakaiwas, maya-maya ay sabay nilang inatake ang nilalang na may 3 ulo at nagawa nila itong mapabagsak. Nagalit ang lalaki at pinakawalan niya ang mga ibon sa damit niya at ito ang ginamit para labanan ang magkapatid. Naiiwasan nila ang bawat pag-atake ng lalaki sa iba't ibang direksyon. Sa pagpapatuloy ng laban nila, ilang sandali lamang isang malakas na kapangyarihan ang binitawan ng lalaki at ang dalawa ay agad na nahuli niya. Gagamitin sana ni Blanca ang hairpin subalit nakuha naman ito ng lalaki. Pinilit ni Blanca na mabawi ang hairpin at nang kanyang mahawakan ito, ang enerhiya ng lalaki ay unti-unting hinihigop ng hairpin, hanggang sa ito ay mabawian ng buhay. Nagising si Juan, isang buntot ang kanyang nahawakan at siya ay naging masaya. Napansin naman ni Juan na nawala ang buntot ni Dudo at sa tingin niya, na ito ang kapalit sa pagiging isa niyang demonyo. Si Juan ay may kakayahan ng tumakbo ng mabilis pati ang kanyang pagkilos ay bumilis na rin. Dito nga ay naabutan niya na sira na ang malaking tower. Agad niyang hinanap si Blanca subalit wala na ito doon. Isang wasak na lungsod ang nakita ni Juan, at hindi nagtagal nakita na niya si Blanca sa anyong napakalaking ahas.
Si Blanca ay umalis sa lugar. Dito nga ay nagpakita si Verte kay Juan at nalaman niya na pupunta si Blanca sa Snake Catcher Village, at ang general ay pupunta din doon. Si Juan ay nagbigay ng babala sa mga tao sa Snake Catcher Village na umalis dahil paparating na si Blanca, subalit walang nakinig sa kanya. Maya-maya lang dumating ang general at ginamitan si Juan ng selyo, at isiniwalat nito ang anyo ni Juan na siya ay isa ng demonyo. Ang mga tao ay natakot nang makita siya. Sinabi ni Juan na pakawalan siya at gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang bayan nila. Pinakawalan naman siya ng general at agad na tumakbo si Juan papaalis. Dito nga ay kinausap ni Juan si Blanca at sinabi na isa na siya sa katulad nila. Kahit siya ay mahina sa lahi ng mga demonyo, gagawin niya ang lahat para maprotektahan lamang siya. Sila ay lalayo at pupunta sa dulo ng mundo, nang sila ay magkasama at malaya. Kalaunan, bumagsak ang mga malalaking braso sa katawan nila at ito ang pumihil sa pagkilos nila, at ang may kagagawa nito ay ang general. Naglabas siya ng isang malakas na selyo kung saan ang kanilang katawan at kaluluwa ay papatayin ng selyo na ito. Ang kaluluwa nila ay hinihigop na. Sinabi ni Verte kay Juan na kung ang kanyang kaluluwa at katawan ay namatay gamit ang selyo, ay hindi na sila muli maipapanganak. Ang epekto ng nakamamatay na kapangyarihan sa katawan ni Verte at malapit ng sumabog, naisip naman ni Verte na ipahigop ito sa general at napunta nga ito sa kanya. Subalit ang general ay nagawang tanggalin ang nakamamatay na kapangyarihan sa katawan niya. Ang hairpin ay tumama sa katawan ng general at unti-unti nahihigop ang enerhiya niya papunta sa katawan ng master nila. Ang master nila at ang general ay naglaban gamit ang kanilang kapangyarihan, at si Blanca naman ay nagawang makatakas sa mga braso. Gumamit ang general ng isang teknik kung saan nabuo ang mga maliit na papel at ito ay naging isang malaking ibon. Sa paglalaban ng mga nilalang na ito, nagawa ng general na mapigilan ang dalawa. Si Verte ay sumugod hawak ang hairpin at agad niyang sinaksak ang general, at ang enerhiya niya ay hinigop ng master nila, hanggang sa ang general ay nawalan na ng lakas. Pagkatapos ay inutos ng master nila na patayin ang lahat ng kawal pati ang mga nasa village. Ang dalawang kampo ay naglaban at ang mga kawal ay dahado sa sitwasyon nila. Agad na tumungo si Juan upang tulungan ang mga tao sa village, isinara nila ang malaking tarangkahan at ang mga ahas ay nilabanan ni Juan. Ibinalik ni Verte ang hairpin sa master niya subalit, dahil sa pagkawala ng general, at nakahigop si Blanca ng maraming kapangyarihan, hinigop ng master nila ang enerhiya ni Verte hanggang siya ay tuluyan ng maging isang ahas, hinigop din niya ang mga enerhiya ng mga tauhan niya upang siya ay mas lumakas. Ang master nila ay nagpalit anyo bilang isang itim na malaking ahas. Ang dalawang ahas ay naglaban, nagawa naman ni Blanca na masakal ito, subalit dalawa pala ang ulo ng ahas na ito. Si Blanca ay natalo at hinigop ang kanyang enerhiya at bumalik siya sa itsurang tao. Itinayo at binuhay muli ni Juan ang mga tore, at lumabas muli ang mga braso na agad na napigilan ang itim na ahas. Nagawa naman mailigtas ni Juan si Blanca at tumakbo sila palayo, at ang ahas ay naging yelo na. Habang sila ay papaalis sa lugar, inilaan ng general ang kanyang natitirang enerhiya upang buhayin ang selyo at sila ay nakulong dito. Mabilis na nagyelo ang buong nasasakupan ng selyo, at sina Juan at Blanca ay naghahanap ng kanilang dadaanan. Si Juan ay unti-unti nang nanghihina, sinabi ni Juan na sigurado siya na ililigtas sila ng mga tao sa village, hanggang si Blanca ay makatulog. Ang katawan ni Juan ay nagtamo ng pinsala, at ang mga tao ay tumulong na pabagsakin ang tore. Nang gumising si Blanca, si Juan ay tuluyan ng naging yelo. Sinusubukan ni Blanca na gisingin ito subalit si Juan ay patay na. Ang katawan ni Juan ay hinihigop na ng selyo, sinubukan naman ni Blanca na pigilan ito. Ginamit ni Blanca ang kapangyarihan ng hairpin upang pigilin ang kaluluwa ni Juan. Binuhos niya ang natitira niyang lakas upang mailigtas ang kaluluwa ng pinakamamahal niya. Ang tore ay napabagsak ng mga tao at huminto na rin ang selyo, si Dudo ay agad na hinanap si Juan at wala siyang natagpuan doon. Bumalik muli ang eksena sa lawa, sinabi ni Blanca na sa huling pagkakataon, nailigtas niya ang kaluluwa ni Juan at ito ay nasa hairpin niya. Sinabi ni Verte na nagawa na ni Blanca na mabuksan ang huling hakbang, subalit kahit na nagawa niya ito, ang pagiging immortal ay ang bagay na hindi niya makukuha. At ang katauhan ni Juan ay muling nabuhay sa ibang lugar, at si Blanca ay disididong mahanap muli si Juan, kahit ito ay hindi siya maalala.
Isang lalaki ang naglalakad na may hawak na payong, pinulot niya ang hairpin at ibinalik niya ito kay Blanca, at dito muli silang nagkakilala. Dito na nagtatapos ang pelikula, kung ito ay nagustuhan niyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.